Nagsagawa naman ng lecture ang National Library at ilang ahensya ng gobyerno tungkol sa kwento sa likod ng West Philippine Sea. Dito ay giniit kung bakit hindi pwedeng pakawalan ito ng ating bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mainit ngayon ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Sino ba ang may karapatan dito? Ano ba ang dapat gawin? Ang isang armas na dapat daw ginagamit para masagot ito ay edukasyon. Sa panahon ngayon, dapat natin ipakita tayo ay isang civilized nation. At sa labanan ito, ang importante ay tayo mismo kumbinsino na atin ang West Philippines. Kung tayo pwede kumbinsino, paano natin kumbinsino yung ibang kapwa natin? Ito ang goal na nais ma-accomplish ng Kwentubigan 2024, isang lecture series na pinamumunuhan ng National Historical Commission of the Philippines kasama ang Museo El Deposito, Museum of Philippine Maritime History at ang National Library na ginanap nitong lumipas na linggo sa NLP Epifanio de los Santos Auditorium. Layo nito ang mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa karapatan sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagtalakay sa historical, political at technical na aspeto nito. Ipinaliwanag ni Senior State Counsel ng DOJ na si Atty. Ganchon ang naging proseso ng arbitration na naipanalo ng bansa noong July 12, 2016 kung saan walang malinaw na batayang legal ang 9-dash line ng China at ang mga kilusin nito sa karagatan noon pa lang ay nagdudulot ng kapahamakan para sa kalikasan at mga mangingisda. Kaya dapat daw na ipagpatuloy ng Pilipinas ang pag-exercise ng sovereignty sa mga ito at pagtibayin pa ang diplomatic efforts para sa WPS. That's how the international system works. Based on the good faith compliance of states with respect to their international obligations. But if the other state does not want to comply with the decision, you just proceed because you proceed to exercise your sovereign rights because that has been declared by the tribunal already. Nahagi naman ni Associate Justice Antonio Carpio, isa sa mga opisyal na nanguna sa pagkapanalo sa arbitral tribunal laban sa China, ang mga mapa at treaties na nagpapakita malinaw na pagmamayari ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o ang Panatag, Scarborough Shoal, kasama ang Kalayaan, Palawan, ayon sa Treaty of Washington at mga dokumentong nagpapakita nito mula pa sa lumipas na siglo. Bagay na dapat daw na tinatalakay hindi lang sa debating arbitraryo. We must clear this fog, this misconception by emphasizing that Philippine territory is governed by three treaties. We go to the court of world opinion. We must explain to the world, these are our evidences, these are our documents, these are our maps. China has nothing on the other side. Bukod sa military defense, mahalaga rin daw ang enforcement ng sapat at tamang kaalaman ng mga Pilipino at karating bansa tungkol sa West Philippine Sea. Dahil dito nakasalalay ang seguridad ng kinabukasan at ang magiging laman ng history books ng mga susunod na henerasyon. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.